Okay, that's normal. Nakakaramdam talaga tayo ng ano, ng pagod. Siyempre, tao lang tayo. Napapagod talaga tayo. Pero para sa akin, kung iisipin mo lang, para maiwasan mo na rin yung ano, yung hindi naman sa maiwasan na kahit paano maigsan din yung pagod na nararamdaman mo. Napakahalaga na lagi mong itanim din sa utak mo or sa isipan mo kung bakit mo ba ginagawa yon or para saan ba yung ginagawa mo. Kasi isipin mo na lang, kapag sinimulan mo tong bagay na to, dahil ito yung drive mo, ito yung passion mo, gustong-gusto mong gawin tong bagay na to, kapag dumating sa punto na papagod ka o nahihirapan ka na, ibalik mo lang uli yung isipan mo. Ibalik mo lang uli yung isipan mo dun sa dahilan kung bakit mo sinimulan ng lahat. So, kapag naikondisyon mo lang yung utak mo, yung isipan mo dun sa dahilan kung bakit mo uli sinimulan ng lahat, kung para saan to, yun, kahit pa paano maiibsan talaga yung pagod mo. At maging okay na uli yung pakiramdam mo para sa mga susunod pang hassle. So, kabusta mga hustler? Sobrang dami ng gagawin natin ngayon. Marami tayong hassle. Unang-una, marami tayong ano, deliveries para sa shawarma rice at saka nachos. So, lahat yung gagawin natin mamaya. So, magdi-deliver din tayo. Pero bago yun, kailangan muna natin gampanan yung ano, obligasyon natin kay Grass. So, pupunta tayo sa kasa ngayon. At babayaran muna natin kasi baka kunin na kasa ito pag di nabayaran. So every ganitong araw, talaga nagbabayad ako dun sa ano sa kasa para yun nga, para iwas sa iba pang obligasyon. Gusto ko pagdating nung ano nung due date ko, bayad na agad para yun na, iwas na sa iba pang mga hassle. So mabilis lang to, punta tayo dun sa kasa, bayaran natin yung obligasyon natin para kay Grass. Yan. So ready ko na rin si Grass. Kondisyon na si Grass, so kita sa iba mamaya sa kasa. A few moments later. Tayo na tayo sa ano, Mitsubishi Candelaria branch. O saan babayaran natin yung ano, obligation natin kay Grass? So ito yung Mitsubishi Candelaria branch. So pag mababait ng mga staff dito, ang gaganda lalaki pa, oh. Doon nga pala sa mga nagtatanong sa akin doon sa ano, sa Kiwi na coffee racer na kinuha ko. Dito available sa kanila yon. So, pwede kayo dito mag-inquire. O kaya message na lang din ako para may assist mo dito para makita nyo. At kung kinakailangan nyo naman ng mga parts and accessories, customization, syempre alam nyo na ako saan pupunta. Hidden Custom Garage. Isingitan natin yung hassle natin. So, mabilis lang tayo dito. Bayaran lang natin yung obligasyon kay Grass. Tapos balik na tayo sa hassle natin. Ito mga pala yung ano, malupit nilang mekaniko dito. Oh my God! Wow! Ayan, pag may problema kayo dyan sa motor. Total, nandito na tayo. Pakita na rin natin yung ano, yung mga available nilang mga motor dito. Ayan o. Mitsubishi, Candelaria branch, Malabanban. Ayan lang o, katabi lang niya yung ano. Ayan. Malapit na doon sa may Honda. Ayan, Malabanban. So, saktong-sakto pala dating natin dito mga hustler kasi lumabas na pala yung ano, yung plaka natin. So, sobrang bilis nila mag-asikaso ng plaka dito. Naiingit yung mga nakasabayan ko na kumuha sa ibang branch eh. Kaya wala pa silang plaka. Samantalan dito, ang bilis lang. Nasaan yung plaka? Sir, ito. Ayun, no? Marilisip ko lang din yung sir, oh. Ayan, mga kuys, legit. May plaka na tayo. Pwede na tayo lumayo. So, legit, sa atin yung plaka na to. Pakita ko na rin yung mga staff na mag-aasikaso sa inyo dito pag pumunta kayo. Ayan. Ayan si mga taga-finance. Ito yung cashier nila dito, nag-aasikaso ng payment. Ito yung bossing nila dito. Ayan yung mga nag-assist sa atin nung kinuha natin si Grass. So bali magsasign up lang tayo ng ano, ng papers para doon sa plaka na na-receive natin and then bayad na rin doon sa ano, sa hulog natin kay Grass. Tapos yung balik na tayo sa hassle natin. Pagkatapos natin doon sa obligasyon natin doon sa motor natin kay Grass, diretso na agad tayo sa hassle natin. So
Pagkatating na pagkatating ko dito, nasikaso ko na agad yung i-deliver natin. Shawarma, shawarma rice at saka nachos. So, ito na yung first batch. Video ko noong nakaraan, sinabi ko doon yung mga paraan kung paano ka kumita or paano ka humasel kahit wala kang pera or paano ka mag-upisa kahit wala kang kapital sa negosyo. So, meron tayong isang viewers doon, kamag-anak din natin na malapit din dito. So, wala naman siyang ginagawa. Nung naparoon niya yung video, sinabi niya sa akin na, "Kuya, baka pwede ako mag-deliver ng shawarma mo." So, yun, nagkaroon kami ng conversation ng gabi, tapos sabi ko sa kanya, "O sige, walang problema. Magpa-order ka na magpa-order. Tapos sabihin mo sa akin ilan order mo. O pwede ikaw na rin yung mag-deliver." So, pag dineliver niya yung items, syempre sa kanya papasok yung delivery charge. At bukod pa doon, syempre, binigyan ko siya ng reseller price. So, kahit paano, may hassle din siya. Kahit bariya-bariya lang yan, alam niyo na, pera pa rin yan. Money! So, yun lang, ayusin na namin to. Nga pala, pakilala ko sa inyo kung sino yung mag-deliver ng ibang items natin kasi hindi lahat ng orders mati-deliver ko mamaya. So, basically, yung mga pa-order niya, eh, siya yung mag-deliver. Ayan, no? So, yung mga hustler, grind delivery muna tayo. Itong first batch. So, yung ibang items, eh, nadala na nung kasama ko, siya naman yung mag-grind doon. So, dali lang muna natin to, mabilis lang to, pagbalik natin, i-prepare naman natin yung mga second batch ng delivery. Grind lang ng grind, hassle lang ng hassle. Money! Hintay na yung customer kasi kakainin na to ng lunch. A few moments later. So ayun mga ka-hustler, natin po tayo sa location ng first delivery natin. Malupit na location pala to. Brewing site. So tara, pasukin natin. Yung solid dito, napakalamig. Sir, sa'yo yung order? Thank you. So, kung naghahanap tayo ng perfect location, no? Perfect spot para magkape, mag-chill, sobrang lalig dito. Napakaganda na, ano yung paligid, you know, sobrang relaxing, pero hindi sila mga special table, yung chairs, lunch type. Solid dito, solid guys. So, pakita ko natin yung ibang menu nila dito. Ano yung mga best-seller nyo dito? Ano yung mga best-seller yung dito pagdating sa coffee? Sarap magkape dito, parang gusto ko magkape. Ito po yung bago po namin menu. Pasilip lang tayo susunod yung menu kasi magpapadalinan din tayo. Bali sir, meron po kaming hot classics over ice and blended or cup. Then meron po kaming cold brew. We also have decaffeinated coffee. Yun, sa mga ayaw ng cafe, no? May mga decaffeinated coffee sila dito. And aside from that, ito, they also offer some pastries here. Bago adi sila ng mga cake? MC's cake po yan. Kay Ma'am MC's cake po. Ang MC's cake. So, shout out kay Ma'am MC's cake. Napakaganda ng design. Siguradong masarap yung mga cake nila dito. Siguro, kapag kami pagkakataon, pwede tayong gawa ng specific vlog para may subutin sa brewing site. Pero, pakisabi nila sa mga exact location natin para mabisit din nila. Alam po sir, Jade Building po. Inside Jade Building, nag-resistate poblasyon, Candelaria Reserve. Thank you. So yung mga kastil, kung naghahanap yun ng malupit at astig na kapihan, so tahimik. Sobrang cool ng place, convenient, at pagka nagkakapit kayo, sobrang relaxing. So dito yung matatagpan sa Jade Building, nag-restrict brewing site. Brewing site lang sa alam. So pasyal yan dito guys. So maraming salamat niya pala sa pag-take ng orders. Sarap sa pila. So thank you so much sir. So bye-bye. Salamat po. So ayun mga hustler, kahit hapon na eh, may gearon pa rin tayong ano, may hustle pa rin tayo, may customer tayo dumating ngayon. Ayan o, pipikapin niya kanyang ano, napakasarap na nachos. So, nakakasigurado ka na masarap kasi umulit. So, kung natatandaan yung customer natin ano, yung customer nating tumatakbong macho. Ayan o. Oh.
Ayan, ayan na siya ngayon. Hindi na siya ngayon naka-boxer. So, siya yung pipick up ulit sa atin ng ano, ng kanyang boss, masarap ba yung nachos? Sobrang sarap. Oh, kikita mo. Hindi naman uulit yan. Sorry. Hindi naman uulit yan kung hindi masarap eh. So, saglit tayo. Prepare lang natin yung nachos ni Tropa. So, yun mga caster natin. Oh, pipick upin na ni Tropa yung kanyang ano. Sobrang solid nito guys. Bumili na kayo nito. Ay, salamat, salamat ha. Ate, kaya ako yung napapabalik kasi nga solid, masarap. At is hindi ka na naka-boxer ngayon habang tumatakbo sa daan. Sa mga hindi nakapanood ng video, tingnan nyo yung nakaraang upload ko, makikita nyo kung gaano kamacho itong taong to. Ano, natakbo po yan ang nakaano lang, naka-boxer short lang. Ay, salamat to, salamat. Salamat po. Ingat kayo, ingat. So ayun mga ka-hustler, mag-alas 6:30 na, pero tuloy pa rin ang grind natin. May dumating tayong customer dito para pumikap ng mga accessories na gagamitin niya sa ano, sa motor setup niya. Ayan o. Oh. Atin si Bossy, oh, dumayo pa dito. Salamat, salamat. Ito yung mga binili ni Bossy na items. Wala akong pambili niya. Ayan. So, napakamura lang dito niyan, guys. Meron kang gasket maker. So ito lahat yung item na binili ni Bossing para dito sa kanyang ano, sineset up na mapoging motor. SA. Ito nga pala yung mga tirador ng mga pyesa dito. Yaya, yaya, yaya. Pero sa totoo lang, yan po yung official builder ng ano, ng Hidden Custom Garage at saka sa pintura. Malupit at maaasahan po yan si Popo. Huwag lang pagugutumin. Mura pati yung singil talaga. Pagkakatropa, eh hindi na po yan naniningil. Lalo na pagkakabrad niya. Ayan o, ipito yan pagdating sa, ano, sa motor. So boss, maraming salamat nga pala sa pagano, sa pag-abil ng mga parts. Thank you sa pagdayo sa maliit nating shop. Hidden Custom Garage lang sa Kalam. So yun mga ka-hustler, tuloy-tuloy pa rin ang hassle natin. So pagkatapos doon sa motor parts, eh may dumating naman tayong customer dito para mag-